Hello at maligayang pagbabalik sa ating channel, ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang movie na ipinalabas noong January 28, 2023 na pinamagatang, Mang Kanor. Simulan natin ang kwento sa babaeng ito na may pangalang Lindsay, at ang lalaking attorney na may pangalang Galvez. Nakipagkita sila kay Mang Kanor upang magkwento at maidokumentaryo ang buhay at karanasan nito bago siya nakulong. Pumayag naman si Mang Kanor upang malaman ang kanyang mga nabiktima na nagsisisi na siya at upang makahingi na rin ng tawad. Noong bata pa si Mang Kanor ay isa siyang pulis at palagi siyang napapansin ng kanyang mga kasama dahil hindi pa ito nagkakaroon ng babae sa kanyang buhay. Niyaya siya ng isa niyang katrabaho na may pangalang Cesar sa isang inuman. Tumanggi si Kanor nung una ngunit sinabi ng isa pa niyang kasama na may pangalang Paul, na ito ay utos ng kanilang hepe kaya sa huli ay pumayag din si Kanor. Nang sila ay nasa inuman na ay napansin ng kanilang hepe si Kanor, tinawag niya ang kasama nilang babae at sinabing paligayahin si Kanor. Nung una ay ayaw ng babae dahil pangit si Kanor ngunit nag-alok ng malaking halaga ang hepe kaya pumayag din ito. Nang sila ay nasa kwarto na ay walang ginawang kahit ano si Kanor kaya ang babae na ang kumilos, ngunit laking dismaya nito dahil maagang pumutok ang bulkan ni Kanor. Lumabas ang babae na may pagkainis at tinanong ni Cesar kung ano ang nangyari, at doon sinabi ng babae ang tungkol kay Kanor at nagtawanan sila. Kinabukasan ay hindi nakaligtas si Kanor sa panlalait ng kanyang mga kasama, kaya naman tumayo si Kanor at umalis na lang. Kinagabihan ay anabangan ni Kanor ang isang babae na may pangalang Megan, kinamusta niya ito dahil matagal niya na itong nagugustuhan. Sumabat naman si Bading na may pangalang Sheng at puro panlalait lang ang sinabi nito kay Kanor, at doon ay nalaman din ni Kanor na may boyfriend na pala si Megan. Nalungkot si Kanor at nagpakalasing dahil lagi na lang siyang tinutukso dahil sa pangit niyang itsura, naawa naman ang kanyang ina at agad niya itong niyakap. Isang araw dumating ang kanyang kasama at sinabing meron silang operasyon na pupuntahan. Tuwang-tuwa sila dahil pagkatapos ng kanilang operasyon ay pwede na silang magretiro. Napanood ng ina ni Kanor ang isang balita na nagkaroon ng engkwentro ang grupo ng pulis at drug lord, at hindi nagtagal ay dumating si Kanor dahil siya lang pala ang nakaligtas sa kanilang grupo. Naitanong ng kanyang ina ang bag na dala nito. Sinabi ni Kanor na kanya ito at agad na nagtungo sa kwarto, doon ipinakita na ang bag ay naglalaman ng napakaraming pera. Si Kanor ay nagdesisyon na magretiro ngunit hindi ito nagpaalam at bigla na lang nawala, lumipat sila ng bahay at ilang buwan lang ang makalipas ay namatay din ang kanyang ina. Lumipas ang maraming taon ay tumanda na si Kanor kaya Mang Kanor na ang itatawag natin sa kanya at nag-iisa na lang siya sa buhay. Ginamit niya ang perang dala niya noon upang makapagpatayo ng Japanese restaurant. Doon nakilala niya ang dalawang magkaibigang babae na may pangalang Sandra at Laika na parehas estudyante. Palagi silang kumakain sa restaurant ni Mang Kanor at kung minsan ay kulang ang pera nila. Madalas ay pinapautang sila ni Mang Kanor at kung minsan naman ay nililibre. Dahil sa maraming pera ang matanda ay nagsuggest si Laika sa kanyang kaibigan na akitin ito. Sa una ay ayaw ni Sandra dahil pangit at matanda na ito ngunit dahil marami itong pera kaya sa huli ay pumayag din ito. Nang matapos kumain ang dalawa ay nagpasalamat sila kay Mang Kanor, at bago sila umalis ay nagbigay ng isang halik sa pisngi si Sandra. Hindi naman makapaniwala ang dalawang katulong ni Mang Kanor sa nakita, ang isang lalaki ay may pangalang Bart at ang isa naman ay Tisoy. Kahit si Mang Kanor ay hindi makapaniwala sa ginawa ni Sandra, napapadalas na rin ang pagbili nito sa kanila ngunit hindi na ito pinababayaran ng matanda, at napapadalas na rin ang paghalik nito. Isang araw ay nahulog na ang loob ni Mang Kanor sa dalaga at pinuntahan niya ito sa kanila upang umakyat ng ligaw, hindi naman na ito pinatagal ni Sandra at agad niyang sinagot ang matanda. Labis ang sayang naramdaman ni Mang Kanor dahil kahit matanda na ito ay makakatikim pa rin ng sariwang laman, ngunit ang hindi niya alam ay pera lang ang habol sa kanya ng dalaga. Si Mang Kanor ay palaging nagpapadala ng pagkain kina Sandra kaya naman ay wala na silang problema pagdating sa pagkain. Dumating ang unang buwan ng kanilang pag-iibigan at doon ay nagkaroon ng mahabang digmaan,
Kinuhaan ito ng video ni Mang Kanor at nangakong hindi ikakalat. Umuwi si Sandra nang nakangiti dahil nailipat na ni Mang Kanor sa kanyang account ang ipinangakong pera at nagkaroon pa siya ng bagong cellphone. Isang araw inutusan ni Mang Kanor si Tisoy na dalhin ang pabango kay Sandra, ngunit ang naabutan ni Tisoy doon ay si Laika na palaging sexy ang suot at syempre alam niyo na kung ano ang magiging kasunod. Isang araw napapadalas na ang pagsusuka ni Sandra at napapansin na ito ng kanyang kaibigan na si Laika, nang kanila itong suriin sa pregnancy test ay nalaman niyang nabuntis siya ni Mang Kanor. Nais ipalaglag ni Sandra ang kanyang dinadala dahil baka malaman ng kanyang mga magulang, sinabihan naman siya ni Laika na pag-isipan ang gagawin at ipaalam muna ito kay Mang Kanor. Nagtungo si Sandra upang sabihin kay Mang Kanor ang kanyang pagbubuntis na siya namang ikinatuwa ng matanda. Sinabi ni Sandra na hindi niya itutuloy ang pagbubuntis dahil ayaw niyang magkaanak sa isang matanda, inamin niya na rin na ginamit niya lang ito dahil sa pera. Laking gulat ni Mang Kanor at wala na itong nagawa at napaiyak na lamang habang ikinukwento ang kanyang mga nakaraan. Lumipas pa ang ilang araw at tuluyan na siyang iniwan ni Sandra at hindi na nagpakita, nakaisip naman ng plano si Laika, Tisoy at Bart kung paano nila matutulungang maka-move on si Mang Kanor. Kung si Tisoy ay may Laika, si Bart naman ay may dalawang babaeng pinagsasabay. Nang matapos sila ay nanghihingi si Rose ng pera ngunit walang maibigay si Bart. Nangako naman si Bart na ipapakilala siya kay Mang Kanor para kumita ng malaki, ayaw sana ni Rose kasi nga matanda na si Mang Kanor ngunit matapos niyang marinig ang 20,000 ay pumayag din ito. Ipinaalam kaagad ni Bart kay Mang Kanor ang tungkol kay Rose upang makalimutan niya na rin si Sandra, ipinakita ni Bart ang mga sexing letrato at agad din itong pumayag. Nang uumpisahan na nila ang digmaan ay nagpaalam muna si Kanor na kukuhaan niya ito ng video, pumayag naman ang babae dahil hindi naman daw niya ito ikakalat. Matapos ang mga nangyari ay binayaran niya ito ng mataas na halaga. Yun ang simula ng lahat. Ikinwento niya na ayun na daw ang simula ng lahat, dahil pagkatapos ni Rose ay sunod-sunod na ang mga estudyante na lumalapit sa kanya upang manghingi ng tulong. Isang araw napansin ng dalawa na masaya na si Kanor at mukhang nakalimot na siya kay Sandra, pinakuha niya kay Tisoy ang kanyang cellphone ngunit laking gulat nito nang hindi ito makita. Muli niyang ipinahanap ang kanyang cellphone dahil hindi yun pwedeng mawala, dahil nandoon lahat ng video ng mga natikman niyang babae, kaya naman ang kanyang saya ay napalitan ng takot at kalungkutan. Isang araw kumakain si Mang Kanor nang biglang dumating si Bart. Ipinakita ni Bart ang video na nagkalat na sa social media, ito ay mga video niya kasama ang mga estudyante na kanyang natikman. Napanood na ito ng maraming tao at nakilala na rin siya ng maraming kabataan. Isang araw ay hinahanap si Mang Kanor ng mga pulis pero tinakasan niya lang ito, ngunit sa hindi inaasahan ay anabangan si Mang Kanor ng mga pulis at agad na inaresto. At kaya naman pala nakakulong si Mang Kanor dahil sa mga reklamo ng mga kababaihan na kanyang nabiktima, labis ang pagsisisi ni Mang Kanor dahil sa kanyang mga nagawa. Humingi siya ng pabor kay Attorney Galvez na makausap ang kanyang mga nabiktima, dahil nais niyang personal na humingi ng tawad sa kanila na siya namang pinayagan ng attorney. Naitanong ni Lindsay kung ano ba ang isinampang kaso kay Mang Kanor, ipinaliwanag ng attorney na hindi naman napatunayan ng hukuman na si Mang Kanor ang nagkalat ng video kaya mababaw lang ang sintensya sa kanya at maaari pa siyang magpiansa. Ngunit dahil sa pagkalat ng kanyang larawan sa internet ay muling naungkat ang kaso na kanyang kinasungkatan noong siya ay nasa serbisyo pa. Ibig sabihin ng attorney ay yung libo-libong pera na inuwi ni Kanor matapos ang kanilang operasyon. Tinupad ni Attorney Galvez na makausap ni Kanor ang mga babae na kanyang nabiktima, isa-isa niya itong kinausap at humingi ng tawad, sa huli ay nakausap niya rin si Sandra at nagkapatawaran sila, ipinakita rin ni Sandra ang isang litrato ng bata at yun ay ang kanilang anak, labis naman ang tuwa ni Mang Kanor at napaiyak na lang ito dahil hindi pala itinuloy ni Sandra ang pagpapalaglag sa bata. At dyan na natatapos ang movie na ipinalabas noong January 28, 2023 na pinamagatang Mang Kanor.